Hello po sa inyo lahat. Welcome back po sa ating channel. At yan, tikabi lang natin yung in-order kong Jamaican food. Tama ba? Fufu. Tapos yung dinidip doon. First time ko pong itatry to. Kaya samahan nyo ako. Wala akong expectation kung ang lasa ng food nito. Pero pakita ko sa inyo kung paano siya kainin. Sa mga nakikita ko sa online, sa Facebook, sa YouTube. Tignan natin yung parang inaano siya sa kamay, di ba? I-dip mo at susubo mo. Ito ang first time ko itatry ito. Kaya tara, sabahan niyo ako. Ito, banana lang siya na prito. Meron din ditong isa. Ayan. Try natin yan. Meron din ditong isa. So, itatry din natin yan. Okay? Tapos, yung ipapartner mo dyan, meron kang fufu. Ito, dalawa to. So, heavy siya. Heavy pala siya. Nakabalot siya sa parang siran wrap, tapos doon mo siya kakainin. So, ayan yung banana. Ito yung dalawa. May rice sila. Okay. Ay, yung rice niyan, yung parang, ano matawag doon? Pasa yung pinakasikat na rice nila yan. Ang sarap niyan, as in. Pero ito, main event natin dito. Itong fufu. So, alisin lang natin yung sa lalagyanan niya para masubukan natin. Tapos ito, ang turn niya, ano? Chicken wings, tapos yung gulay. Nakalimutan ko yung pangalan, pero yan yung isa sa pinakasikat na kinakain ng mga Jamaican. Kung di ako nagkakamali ha. Or Nigerian, sorry. Mga ganun. So yan, subukan natin to. Yan, unang kagat. Sarap hanggang ngayon. Na-amiss ako sa lasa niya kasi first time ko nakakain ng ganitong pagkain. Pero hindi ko makapaniwala or masabi ko ano yung pinakalasa niya kasi kakaiba talaga siya. Kaya yun lang. Sinare ko lang po sa inyo. At tayo papasok na. At pumasok tayo sa kwarto. Pero yan si Kimpot. Nag-aaral siya ng police foundation. Kagaya po ng tinapos ko dito sa Canada. Ano siya? Online sa in-person. So may araw na nasa bahay siya. May araw na nasa school. So nag-aaral siya ngayon sa bahay. Kung ano yung mga pwede nila ituro na by online lang. Pero kagaya ng mga physical. Kailangan nila pumunta doon para mga ako ng barrel or anything pag nagtitraining sila sa internship nila. Kaya ito, dito na tayo sa trabaho. Hindi ito yung sa construction. Sama ko lang kayo. Konting ikot at ipapakita ko na sa inyo yung guinea pigs na bagong panganak. So, patapos na rin yung shift ko dito. Nag-video lang ako ng konti. Pero ito yung bagong panganak ng mga guinea pigs. Tatlo sila. So, ito yung isa. Ito, babae po to. Yan, yan po yung isa sa pinakamagandang kulay ng mix ng black and brown. Tapos yan yung nanay niya, tatlo sila actually. Isang pure black, isang may batik na black, saka yan. Yung parang gold and black. Tapos yung ngayon sila. Tingin ko kailangan na namin mag-expand ng lalagyanan kasi nga lumalaki na sila as in. Tapos hindi ko in-expect na tatlo yung ano magiging anak. Akala ko, dalawa lang. Yan si Waffle. Lintas yung may tatlong chikiting. Ito yung pinaka magandang kulay niya. Kumbaga, lahat naman sila magkakamukha kaso ganda ng switching ng colors niya. Maganda sana yan kung may white and orange, di ba? May iba sana kulay. Kaso yan yung pinaka-breed nila kaya dyan. So, ito naman yung isa. Kulay itim lang siya. Yan. Pure black lang siya. So, cute din siya. Pero, purong black. Tapos, ito may batik ng konti. Diba? Nakita nyo yan, diba? May konting patch lang siya ng konti. Pero, hindi ako makapaniwala kung paano nagkasya yun sa tiyan. Tapos, tatlo pala, diba? Kala ko dalawa lilalabas. Kaya, madami pala sila. Kaya, yun. Sinare ko lang sa inyo yung pag-alaga namin ng guinea pigs. Kaya, kita-kits tayo sa susunod. Pero, bago yan. Ito yung nice close-up. Yan. Diba? Sobrang cute. Hindi ko alam kung paano magkakasya ito lalo na pag nagsilakihan na sila. Kaya thank you guys sa panonood at update ko kayo sa mga susunod kong video. At gagawa po tayo ng kung ano-ano content. Maraming salamat po sa bagong subscribers at mga dati na din. Malapit na po tayo mag 1,000 subscribers. Kaya thank you all. Kaya maraming salamat po. Ingat po. God bless. Hanggang sa muli.